Chapter 8 Finale. Automatikong napakapit siya sa batok ni Manny. Nang maramdaman niya ang kamay nito sa ilalim ng kanyang blusa, ni hindi na niya nagawang tumutol. Namalay na lamang niyang nahihiga na siya nito sa batuhan. Patuloy pa rin ito sa paggalik sa kanyang mga labi. Hindi nagtagal, bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg. Dahan-dahan itong itinaas ang blusa niya. Nanginginig ang kamay nito nang ibaba ang straps ng kanyang bra. Kung gusto na niyang tumutol, hindi niya magawa. Hanggang sa maramdaman na lang niya na hinahalikan na nito ang kanyang dibdib. Manny, alas niya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Tila nagbalik sila sa cottage na yun kung saan sa una niyang pagkinagkaloob ang sarili kay Manny. Namalaya na lamang niya ang pangibabang paloob na niya ang binababa nito. Halos mapugto ang hininga niya sa sensasyong nadarama nang bumaba ang mga labi nito sa kanyang puson. Manny, magpoprotesta sana siya subalit kaagad nitong hinuli ang kanyang bibig. Halos paliguan na siya nito nang bumunting halik sa buong niyang katawan. Para na siyang nagdidiliryo, dulot ng ginagawa nito sa kanya. Manny, please. Automatic ko niyang hinubad paitaas ang t-shirt na suot nito. Napangiti ito sa kanyang ginawa, kaya tumayo na ito upang hubarin ang pantalon nito. Tinitigan din niya ang matipon ng katawan nito. Hanggang sa maglapat muli ang kanilang mga labi. Mas malalim na ang mga halik nito na mapusak naman niyang tinugon. She waited for this to happen, to be held by him again. Wala na mga salitang namagitan sa kanila. Mga katawan na lamang nila ang nag-uusap. Hindi nagtagal ay nagsanib na ang kanilang mga katawan. Tanga ka talaga. Nagpakaloko ka na naman sa lalaking yan. Sigaw ng isip ni Cynthia. Dali-dali niyang dinampot ang kanyang bra at blouse na madalian din niyang sinuot. Hinagilip niya ang kanyang panties ngunit tanging pantalon na lamang niya ang kanyang nakita. Nais niyang umiyak subalit she won't give Manny the satisfaction na makita siyang miserable. Are you looking for this? Nakangiting tanong ni Manny habang nakasabit siya ituturo nito ang kanyang panties. Lumapit siya rito. Hahablitin sana niya yon subalit agad itong iniwas to. I'm not giving this back to you unless makikinig ka sa sasabihin ko. Hindi siya makatingin dito dahil sa sobrang hiya na nadarama niya. Isa pa, hindi mawala sa isip niya na pinagtatawanan siya nito. At higit sa lahat, wala ito ni anumang saplit sa katawan. Hindi siya umimik, bagkos ay mabilisan niyang sinuot ng kanyang pantalon at sneakers. Tinalikuran niya to at mabilis siyang tumakbo. Hey, where do you think you're going? Habol ito sa kanya. Nilingon pa niya to at mistula tong si Ada na hinahabol ang nag-walk out na Eva. Inignoran niya to. Eh di sumunod ka kung kaya mo. Hindi nakasagot si Manny sa kanya. Marahil inarealize nito na wala tong saplot sa katawan. Huminto siya sa pagtakbo at binilisan na lamang niya ang paglalakad. Kasing bilis iyon ng pagpatak ng mga luha niya. Na makarating siya sa bahay, ikaagad niyang ibinilin sa mama niya na huwag nang patuloyin si Manny kahit makiusap ato. Ibinilin din niyang ipakuha sa tauhan nila ang kabayong naiwan niya sa tabing ilog. Batid niya na nagtataka ang kanyang mama, ngunit pinangunahan niyang huwag na muna itong mag-usisa. Wala na siya mukhang maiharap dito, subalit babawi siya pagbalik niya sa Maynila. Halos hindi naman maganda tuto si Manny sa pagbibihis. Hindi niya malaman kung anong mararamdaman. Gusto niyang mainis sa sarili dahil sinira niya ang pangako niya kay Cynthia. Ang pangakong pakakasalan niya muna to bago maulit ang bagay na yun. Subalit hindi siya nakapagpigil. Ngunit nais din niyang mainis dito. Hindi pa ba nito maramdaman kung gaano niya to kamahal? Paano nito nagawang isipin na niloloko lamang niya to? Isa pa niya pinagsisisihan ay kung bakit nalimutan niyang sabihin dito na kapatid niya si Trina. Paano naman kasi niya maipapakilala ang kapatid na dalaga gayong palaging punong schedule nito. Dali-dali siyang sumakay sa kabayo na hiniram sa kwadra ng mga to. Sinundan niya si Cynthia at ganoon na lamang ang paludumo niya nang hindi na siya patuloyin ng mama nito. Laglag ang mga balikat na umuwi siya sa bahay ng magulang niya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi alam ni Cynthia kung muling nagbalik si Manny sa kanila. Hindi naman niya magawang itanong sa kanilang gwardiya kung nagbalik ba to. Takot siyang malaman na hindi ito nagbalik. Hirap siyang tanggapin na pinaglalaroan na naman siya ni Manny. Inubos na lamang niya ang nalalabing araw niya sa San Gabriel sa piling ng kanyang mga magulang. Napapansin din naman ng mga to ang kalungkutan niya.
Subalit hindi ugali ng mga to na tanungin siya. At marahil, kahit pa osisain siya ay tatanggi lamang niya ang lahat. Hindi niya alam kung nabalitaan ng mga to ang nangyari sa kanya noon. Hindi naman kasi nagkomento ang mga magulang niya ukol doon. Kung sakali man naungkatin iyon ng mga to, hindi niya makakayang sabihin na muli siyang niloko ni Manny. Mabuti na lamang at malaki ang pangunawa ng mga to sa kanya. Hinayaan na lamang siya ng mga to, subalit nagpapahiwatig naman na handa siyang tulungan kung may problema siya. Babalik ka ba sa Maynila, Cynthia? Anong mama niya? Kasalukuyan silang nasa lanay at nagmemeryenda. Oho po, hindi ko po pwedeng pabayaan ang trabaho ko ron. Hindi ka naman ba nihirapang mag-isa ron, anak? May pag-aalala ng tanong pa nito. Hindi naman po, paiwas niyang sabi. Kung sakaling mahirapan ka ron, bumalik ka lang dito. Wala kang po problemahin dito, anak. Maganda ang takbo ng farm. Alam mo namang parati kaming nandito ng papa mo para sa'yo. Dagdag pa ng kanyang mama. Naisa niyang umiyak at yakapin ang mga to, subalit natatakot naman siyang mag-alala ang kanyang mga magulang para sa kanya. Okay na naman po, alagay ko sa Maynila, ma. Bueno, kailan ka ba babalik doon? Anito. Sa makalawa po. Sana naman dalas-dalas ang mga pagbabakasyon mo rito. Paglalambing pa ng kanyang mama. Kami lang ng mama mo ang parating nandito. Kung bakit naman tatatlo lang tayo, lumayo ka pa. Kung may nais kang kalimutan dito, sana naman huwag mo nang isama kaming dalawa ng mama mo. Seryosong pahayag ng kanyang papa. Nagbaba naman siya ng tingin. Don't worry pa. Promise parating akong dadalo sa inyo. Sakay ng kotse si Cynthia habang tinatahak ang kahabaan ng South Super Highway. Nag-iisip siya kung anong gagawin niya sakaling makita niya ulit si Manny. My heart, my love, my heart. Just for one night, my body, my soul. Just for one night, my love. Nainis na pinatay niya ang stereo. Hindi niya dapat pang maalala ang nangyari sa kanila ni Manny. Nang makarating si Cynthia sa opisina, kaagad niyang inilam kay Jenny kung nagka-problema sa kanyang opisina nung wala siya. Nagulat siya nang malamang tambak ang problema na darat na niya. Ayon dito, hindi naman daw kasi siya nag-iwan ng contract number na pwede nitong tawagan. Palagi naman daw out of coverage area ang cellphone niya. Kakunti lamang ang tickets na nabenta at nag-backout din daw ang ilang sponsors para sa susunod na gig ng Fever. Nalumo siya na napaupo sa kanyang swivel chair. Tinawagan niya mga sponsor na nag-backout. Subalit hindi na niya nakumbinsi ang mga yon. Ilang araw na lamang ang nalalabi para sa gig ng Fever. At naisa niyang umiyak. Lalo naman siya pinagtatawanan ni Manny. Pag napunta yun bukas at nakitang walang katao-tao sa pagdadausan ng tugtugan. Pumasok ang assistant niya. Naisa sana niyang sigaban to, subalit naisip naman niya nasa kanya na rin ang problema. Magulong isip niya nang madali ang umuwi sa San Gabriel. Kaya pati trabaho niya ay naapektuhan. Yes? Tanong niya kay Jenny. Sin, ito nga palang contract ni Kiel. Mag-end of contract na sila. Hindi ka ba magpapagawa ng bagong kontrata? Inabot ito sa kanya ang kontrata at nasa po niya ang noo. Oo nga pala. Sige, gumawa ka ng bago. Tapos baguhin mo ang iba rito. Binulugan niya ang ibang detalye sa kontrata. Na matapos si ibinilik niya yun dito. Kayang kumita ng isang production kahit walang mga sponsors. Inay ko maraming tickets ang naibenta. Problema pa rin niya ang tickets. Kailangan mabawasan ng mga yun. Marami rin namang nag-walk-ins pero kailangan ma-dispose kagad ang mga yun. At least, kalahating bilang man lang ng tickets. Kung hindi, sigurado na ang pagkalugi niya. Bawat club ay may tinatalagang bar guarantee na ibig sabihin, dapat na maabot ang bar sales ng mga yun. Hanggang sa itinalagang garantiya. Kung hindi, siya ang magbabayad niyon. At sa pagdarausan ng gig na sa makalawa, 50,000 ang bar guarantee. Kung tutuusin, madali namang mapunan yon sapagkat mahal ang presyo ng pagkait inumin sa naturang lugar. Pero, imposible yung mangyari yon kung walang manunood. Idagdag pa ang talent fee na ibabayad niya sa banda. Malulugi na talaga siya kapag hindi niya inagawa ng paraan. Kung tutuusin, wala yung kaso sa kanya. Ang iniisip lamang niya ay kung malaman ng magkapatid na Manny at Trina ang nangyari. Tsaka napupulaan siya ng mga to. Sa dami lang ng taong dadalo, mahuhulaan ang mga ito kung kumita siya o hindi. What I am going to do? Sa punya ang kanyang kamay, ang kanyang ulo habang nakayuko siya. Natigilan siya na biglang tumambad sa harap niya si Manny.
Nakalabas ka na rin sa pinagtataguan mo? May panguuyam sa mga ngiti nito. Ano na naman bang kailangan mo? Can't you see? Busy ako ngayon. Nangihinang sabi niya. Yun ang kinatatakutan niya. Umupo si Manny sa isilyang katapat ng mesa niya. I heard na marami ka pang tickets na hindi nabebenta. Well, mali ang dinig mo. Sold out ng tickets. Pagmamayamang pa niya rito. Ganun ba? Ano yan? Itinuro nito ang makapalabungkos ng tickets na nakapatong sa mesa niya. Nais siyang lumubog sa kinuupuan noon din. Noon niya napagtantong hindi pala niya nailagay sa drawer ang mga yon. Di maaari. Complimentary tickets sa mga to. Para sa mga kaibig at sponsors. Alam mo na. Nakaluloko ang ngiting pinawala nito. Really? Bigla naman nag-init ang ulo niya. Really? Now, kung wala ka na pang ibang sasabihin, pwede ka nang umalis. Marami pa akong aasikasuhin. Tumayo na siya. Akamang tutunguhin niya ang pinto na bigla tong tumayo at pigila siya sa braso. Calm down. Nagpunta lang ako rito para bumili ng tickets. I want to buy some 30 tickets. Ataanin mo naman ang ganong karaming tickets? Nagtatakang tanong niya. For my employees, alam mo na. Nandito ang ginaya pa ang tono niya. Bahagya pa itong natawa pagkatapos. Pwes, gaya ng sinabi ko, sold out na ang tickets. Baka naman pwede mo nalang akong bigyan ng complimentary. Mukha namang napakarami niya. Kahit siguro 30 complimentary tickets ang bigay mo sa akin, hindi pa rin mauubusan ng mga sponsor and friends mo. Dagdag pa rin itong hindi nawawala ang pagkakangiti sa mga labi. Just get out, Manny. Fine. Nakataas pa mga kamay nito at lumabas na ng kanyang opisina. Nalumo siya sa mga nangyari. Alas 6 pa lamang ng gabi, nakabihis na si Cynthia. Alas 9 ang simula ng gig kaya kailangan niyang makarating ng mas maaga sa club. Baka matulungan pa siya ng manager ng club na i-dispose sa mga ilang tickets. Kung maaari nga lang, madispose yon sa basurahan ni ginawa na siguro niya. Na makarating siya sa lugar, dadalawa pa lang yata ang tao ron. Subalit hindi siya nawala ng pag-asa. Maaga pa naman. Lumipas ang isang oras at 3 lamang ang bumili ng tickets at nalulumo na siya. Galit yata talaga sa kanya ang pagkakataon sapagat bigla pang bumuhos ng malakas na ulan sa labas. Check na konti na lamang talaga ang mag-walk in. Bandang 8:30 nang may dumating na isang grupo ng kabaibataan. Subalit hanggang sa mag-9 ay hindi na dagdagan pa. Wala pa yatang 30 ang nandoon kabilang na siya at si Jenny. Dumating na rin ang miyembro ng Fever. Nilapit talaga siya ni Kiel at napansin marahil ito ang panlulumo niya. It's okay, Cynthia. Ganito naman talaga kapag umuulan. Pag-aalo pa nito sa kanya. Hindi siya nakakibo. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang manager na sarili niyang produksyon ay hindi niya nagawang puno ng tao. Hanggang 10 siya naghintay ng tao sabalit wala talaga. Palakas pa ng palakas ang buhos ng ulan. Bakas din sa mukha ng iilang nandoon ang pagkainip. Kaya naman napilitan siyang pasimula na sila. Laking pasasalamat na lamang niya na hindi nagpunta roon si Manny. Kung hindi, siguradong pagtatawanan siya nito. Nakatayo siya sa gilid ng bahagi ng pinto nang magpa siya siyang bumalik na sa mesa niya para naman kahit papano madagdagan ang nanonood kila Kiel. Good evening. Agad siyang napalingon. Si Manny? At abot hanggang tenga ang pagkakangiti nito sa kanya. Are you happy now? Galit niyang tanong dito. As a matter of fact, I'm feeling good tonight. Naisa niyang maiyak dahil lumabas ang totoo. Tuwang-tuwa to na makitang nag-flop ang production niya. Anong yung iniisip mo? Nawala akong kwentang manager at ibibigay ko na sa iyo ang Fever? Ganun ba? Tanong niya rito. Ibibigay mo nga ba? Nananan siyang tanong nito sa kanya. Hindi siya nakakibo at naguguluhan siya. Lumingon siya sa paligid at walang kasigla-sigla ang buong lugar. Doon kaya niya napiling mag-manage ng banda dahil sa mga lugar na maingay lamang siya, nakakahanap ng katahimikan. It was her way of forgetting Manny and everything he did to her. Pero ngayon, pinikit niya ang mga mata. Mas maganda pa nga sigurong ibigay na lang niya kay Manny ang gusto nito. Total naman, ang taong iniiwasan niya noon sa San Gabriel ay narito na sa Maynila. Sa mga sandaling ito ay mas nais niyang iwasang muli. Mas maigi pang bumalik na lamang siya sa San Gabriel. Marahil doon, matatahimik na siya, kasama pa niya ang kanyang mga magulang. Yes, mahinang sabi niya. Nang lumingon siya kay Manny ay nakangiti ito.
a very triumphant smile. Kuya ano? Sabay silang napalingon sa nagsalita. Nasa bungod ng pinto si Trina, ngumiti sa kanya. Hi Cynthia, bati ni Trina. You two have not been formally introduced yet. Cynthia, this is my sister Trina. Trina, si Cynthia. Pagpapakilala nito sa kanila ni Trina. Tulala siya na napatingin kay Manny. Nakuha pa nitong ipakilala siya sa kapatid na para bang everything was okay. Paano nito nakuhang gawin sa kanya ang ganun? Ano bang kasalanang nagawa niya dito at ganun na lang kung bastusin siya nito? Nang hindi siya nagsalita ay bumaling to kay Trina. She's giving you fever. Pagbabalita nito kay Trina at nanlaki naman ang mga mata ni Trina. Hindi na niya natagalan ang eksenang yon at tinabig niya ang dalawa at halos patakbong lumabas ng bar. Wala siyang pakialam kahit na umuulan pa. Patuloy siya sa pagtakbo. Magkahalong luha at ulan ang umaagos sa kanyang mukha. She didn't care. Nais lamang niya natakasan si Manny ang kapatid nito. Cynthia! Narinig niya ang sigaw ni Manny subalit lalo niyang binilisan ang pagtakbo. Basang-basa na siya ng ulan. Nanginginig na siya sa lamig. Lakad-takbo ang ginagawa niya. Pagod na siya ngunit hindi siya huminto sa pagtakbo. Kahit batid niya na nakasunod pa rin si Manny sa kanya. Gusto lamang nitong ipamukha sa kanya ang katangahan niya. Hindi niya yun makakaya pa. Hinubad na niya ang mga sapatos niya at nakayapak na siya habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Cynthia, wait! Inignora pa rin niya to. Hindi pa ba ito masaya? Ano pa ba ang gusto nito sa kanya? She didn't want to know the answers. Tukso namang paulit-ulit na umuukil-kil sa utak niya ang kanta. That for one night, it was alright that I gave you my heart, my love. Just for one night, my body and soul. Lumakas ang pag-iyak niya. Ang mga ilan nilang taong nagdaraan ay napapatingin sa gawin niya. My heart, my soul, my body. Nang sa tingin niya hindi na niya kaya pang tumakbo ay pasadlak siyang naupo sa sidewalk. Patuloy pa rin ang malakas sa buhos ng ulan. Cynthia! Tatayo sana siyang buli nang agad na siyang nahawakan ni Manny sa braso. Tiningnan lang niya to. Mga luha ba ang naglalanta sa mga pisingin nito? Bakit namumula yata ang mga mata nito? Pinikit niya ang kanyang mga mata at ipiniling niya ang ulo. Hinahawakan nito ang magkabilang pisingin niya. Oh Cynthia! Hinapit na siya nito at buong higpit na niyakap. Hindi na siya tumutol sa ginawa nito. It was ironic na sa mga bisig nito ay napaka-secure ng kanyang pakiramdam. Gayong sinaktan siya nito. Sinugatan nito ang puso niya at higit sa lahat ay pinaglaruan siya. Umiyak siya ng umiyak sa dibdib ni Manny. Wala na siyang pakialam kahit pagtawanan pa siya nito. Pagkatapos naman yun ay magpapakalayulay na siya. Doon sa hindi na siya nito matutuntun. Stop crying, Cynthia! Utos ito sa kanya. Tiningala niya to at pulang-pula na ang mga mata nito. Tila nagpupuyos naman sa galit ang ulan at lalo lumakas ang buhos niya yun. Why, Manny? Anong kasalanan ko sa iyo para gawin mo sa akin to? Mahina na yung tanong dito. Nothing. Oh God, Cynthia, I'm sorry. I had been so insensitive. I thought you'd understand. But I don't. I know. Hinawin nito ang buhok niya na tumabing sa kanyang mukha at hinaligan pa siya nito sa kanyang noo. Trina would have explained everything to you but you ran away. I did not expect you to run like that. Ang bilis mong tumakbo. At bahagya pa ito na napangiti. Anong ibig mong sabihin? Nagugulo ang tanong niya. Cynthia, lahat ng sinabi ko nun sa iyo totoo. Kulang lang ang binigay ko sa iyong detalye. Yes, Trina is my sister. At noong una tayo na magkitang muli, siya ang dahilan. She wanted me to do something para makuha niya ang grupo ni Lakiel. But after I found out na ikaw nga ang Cynthia ko, I told her that I won't be doing what she wanted me to do. Do you really think na magagawa pa kitang lokohin after so long na naging miserable ako dahil nabala ka? Mahabang pahayag nito. Pero kanina, dahil ayoko na mag-manage ka pa, ayoko na magtrabaho ka pa. Kaya naman kitang buhayin, Cynthia. I'm going to ask you to marry me. Kagad na putol ito sa sasabihin pa niya. Manny, kung niloloko mo lang ako, huwag mo nang ituloy. Masyado nang... Pinutol ito ang anumang sasabihin niya sa pamamagitan ng isang halik. Halos inihingal siya nito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Kung hindi mo pa mararamdaman ang feelings ko para sa'yo, magtatampo na talaga ako, Cynthia.
Nakangiting sabi nito. Nalaki ang mga mata niya sa pinahayag nito. You mean, of course, I love you so much. Ilang beses ko bang dapat ulitin sa iyo yan? Now, will you marry me? Napaluha siya sa labas si kaligayahan. Yes, and I love you too. I know. Muli siya nitong hinalikan na ang buong puso naman niyang tinugon. Samantala, naadornohan na nagagandahang mga bulaklak ang simbahan ng San Gabriel. Nakangiti ang mga taong nadaraanin niya habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa aisle. We've been through some hard time before. Still, we made it through the years. Napaluhat si Cynthia sa magandang boses ni Kiel. Diretso ang tingin niya kay Manny na naghihintay sa kanya sa altar. We have faced troubled times, but we won't look behind. Because when I think about our love and what it means, I know that you are the answer. I keep coming back to you. Hear me one more time. I keep coming back to you. Nakangiting inabot ni Manny ang kamay niya mula sa kanyang papa at sabay silang humarap sa pari ni Cynthia. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Manny at Cynthia. Nawa kayo naging joy at na in love. Samahan niyo po kong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aming ibabahagi. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all!